Okay guys, so magandang araw. So meron tayo ngayon tutorial ano. So meron sa akin na paggawa dito ng desktop all-in-one computer. So wala siyang CPU or system unit. Nasa likod niya lang 'yun ano. So walang labas. As in ito lang ang makikita niyo, monitor lang. So ang problema niya, lagi siya na blue screen o yung blue screen update. So check natin. So, ganito ang nangyayari sa kanya. Okay, so open muna natin. Ayan. So, nag-open na siya. Turintayin lang natin. Okay, ayan. So, nagpupunta niya sa dyan sa please wait. Ano? Papasok siya sa Windows. Ayan, so minsan pumapasok sa Windows, minsan ganyan lumalabas sa recovery. So kahit anong ginawa ko, wala nangyari ano. So tapos napansin ko sa BIOS niya, hindi nababasa yung hard disk. So sabi ko doon sa may-ari, ma'am, baka po ang sira niya ay hard disk. So kaya po i-try natin i-check. So ngayon, kalagyan natin yung hard disk kung tama yung aking diagnosis sa kanya na ang sira niya talaga ay hard disk. Kaya yun ang cost niya. Ang cost niya ay ito. Nagaganito siya. Nagre-recovery mode. O kaya ay nag-blue screen update or BSOD. Ano? Okay, so kalagyan natin muna. So patayin natin. So okay, so panoorin nyo habang ating kinakalagay ito. Okay guys, so ito yung kanyang pinakang CPU or system unit na nasa likod lang siya. So ating kalagin to, tanggalin natin yung hard disk para ating ma-check, okay? Guys, so ito yung kanyang hard disk, naka SSD siya ano. So tanggalin natin to, then i-check natin. Okay guys, so natanggal na natin ano. Okay, so check natin. So, paano natin ito mag-check? So, gagamit tayo ng ating itong connector, okay? So, ano gagawin natin? Ito, atin itong i-connect natin, ano? So, ganito. So, ito. Ito yung binili natin sa Lazada. So, atin siya ngayong i-connect para mag-check natin kung ito talagang SSD na ito ay sira. Pero sa physical pa lang, check natin sa physical. Okay, so maganda naman ito, ano? Pero ito, ayan, so napansin ko, ito ay, yan, kita nyo, gumagalaw siya, oh. Which is, dapat ay fix. So check natin, baka ito talaga yung sira. Ayan. So, nakakabit na siya. Ngayon, ang gagawin natin, ikakabit natin siya sa computer. Okay? So, wait lang natin. So, okay guys. So, ngayon, ikabit natin ito sa computer. Ano? So, tingnan natin kung ito ba talaga yung sira niya. Okay? So, kabit muna natin.
Ayan, so binasa na siya ng computer natin. Ito, so makikita niyo yan, binasa na siya. Then, okay guys, so ito na. So, di ba binasa na kanina? So, daghang yung computer natin. Ibig sabihin, sigurado ako nasira talaga to. Kasi yung computer natin, nahirapan basahin siya. So, i-try ulit natin, ano. So, kaya naputol yung video kasi binunod ko to tapos nirepress ko yung computer. Ayan. So, ayan, narin na ulit. Okay, so, after nyan, i-open na natin itong hard disk. So, ayan, tatagal na naman siya mag-open, ano. So, talagang sira talaga ito, sigurado ako. Kasi kapag ordinary hard disk lang yan, o kahit sabihin natin SSD na wala siyang sira, hindi siya ganyan na matagal mag-response, ano. Lalo na itong computer natin, mabilis naman ito eh. Hindi siya normal dito sa kanyang performance na ganyan na katagal. So, kapag normal na response nito, isang click mo lang ng application, open agad. Pero ngayon, open ko na yung application na Hard Disk Sentinel, pero hindi pa rin siya nag-o-open. So, ibig sabihin talaga, meron talagang problema tong hard disk na to. Pero gusto ko sa inyo ipakita kung paano ba malalaman na sira talaga yung isang hard disk, ano. So, okay. So, check natin yan. Okay, so, hintayin lang natin, ano. So, nagre-read pa siya, eh. Talagang, nahihirapan yung computer natin. Tatagal talaga siya mag-open. Okay, so, talagang matagal. So, wait lang natin. So, ganun yung pagta-troubleshoot ng isang computer. Para malaman mo kaya na yung sira, isa-isahin mo lang muna siya, ano. So, una ay kasi lumalabas dun yung blue screen, pwede ka munang mag-check sa hardware. Simula mo sa hardware, ano. So, tulad yan, inuna ko itong hard disk, chine ko kung okay yung kanyang health kasi nag-blue screen update. Kasi madaming cost yan eh. Pwedeng software, pwedeng update, pwedeng hardware, yan. So, madami yan. Kaya ako, nagsisimula muna ako ng process of elimination. Ano. So, eliminate muna natin one by one hanggang sa matukoy natin kung alin ba talaga yung sira. Okay, so tulad nito, napakatagal talaga niya mag-open. Ano. So, yan, makikita nyo, ayaw niya talaga mag-open. So, wait lang. Bunutin muna natin ulit ito. Ano. Okay, bunutin natin yan. Okay, yan. Pagbunot ka na. Ano. Then, ngayon natin i-open itong Hard Disk Sentinel. So, hintayin natin. Kasi dapat mag-open na itong Hard Disk Sentinel na ito eh. So, hintayin natin. Okay, so, open natin. So, ayan guys. So, nag-open na yung ating Hard Disk Sentinel. So, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Ayan. So, ganyan ang itsura ng Hard Disk Sentinel application. Ano. So, makikita mo dito yung health at temperature ng isang naging desk ay yung hard disk. Okay. So, itong aking hard disk, okay ito mo, makikita mo. 99% na lang yung health niya, which is dapat ay, dapat yan ha. Dapat siya ay 100%. Okay? So, kapag ganyan, possible, malapit na siya masira. O, matagal pa siya. Magagamit mo pa siya kasi 99 pa lang naman. Ano. So, pwede mo pa siyang pagtsagaan. Saka yung makikita mo naman dito, yung kanyang performance is 100% excellent. Saka yung health niya is excellent pa. Kapag madami yung tawag dito, bad sector. Yan. So, makikita mo dito yung kanyang status. Okay, dito. Makikita mo dyan kung palitin mo na ba talaga yung hard disk mo. Okay? So, check natin yung hard disk natin na tinanggal doon sa isang computer. Lagyan mo natin ito dito. Okay, so ito. Check natin yan ha. Ah.
Ayan guys, so makikita nyo. So sinasabi ko sa inyo ito na. Di ba kita nyo? So makikita nyo na ang kanyang health is 22. Kaya naman pala herop na herop na tayong basahin siya. Kasi pag ganyan na yung health niya, talagang hindi mo na yung magagamit. Paliti na talaga ang hard disk. Kita mo, naka-X na siya. Oh. Which is, ibig sabihin, hindi mo na siya pwedeng gamitin. Ano? Yan. Pero yung temperature niya is good pa, 35. Pero yung health niya is 22%. So, ibig sabihin yan, magpalit ka na pag ganyan. Ano? Okay? So, yan. So, kinilik natin. So, ayan, nakalagay. There are 316 bulge sectors on the disk surface. Yan. Yan sinasabi ko sa inyo. Kapag madami ng bulge sector ang inyong hard disk, palitin na talaga yan. Ano? So, it is recommended to back up immediately to prevent data loss. Okay, so meron na recommendation si Hardy Sentinel na ang inyong computer o ang inyong data dito sa hard disk na ating inalis ay i-backup mo na. Ano? So tulad nito, naghahang na. So minsan hirap na yung basahin. So may hirap pa ka nung backup niyan. Ano? So tulad niyan, no? Saglit lang, then hang na. Hindi mo naman talaga ma-open yung files mo. Lalo na yung sa user data mo, magtatanong pa yan ng permission bago mo siya ma-open. Eh kung ganito kabilis lang siya mag-react, so wala na. Ibig sabihin, talagang mukhang nahihirapan ka talaga mag-backup ng files mo. Ano? So yun. So, kung nasa data D naman yon, mas madali. Pero kung sa hindi ka naglalagay sa data D, yun, doon ka talaga mahihirapan. Ano? Okay, so yan. So, ibig sabihin, sira ito, then papalitan natin yan. Okay? So, meron naman tayo dito ang extra na SSD. Okay, so, na-inorder natin sa Lazada. Okay, so, hindi ko pa nga ito na-open. So, ito. So, ayan. Yung ating SSD na binili. So, ito ay 240 gig na SSD. So, ang price niya is 1,830.50. Okay, so open natin. Yan, okay. So, maganda din. Meron pa siya. Okay, meron siyang warranty ano to? Warranty paper. So, yan. So, in case na hindi maganda tong ating nabili. Yan, so, open natin. Okay, so yan. So, makikita niya ito bago bilhin natin hard disk. So, SSD na SanDisk. Okay, so itong ating tinanggal ay, yan, makikita niya siya, ay Kingston. So, itong ating binili naman niya yon ay, ano siya? Ayan. So, siya ay SanDisk. Yung ating tinanggal ay Kingston. Okay? So, install natin itong bagong SSD niya. Okay? So, wait lang. Ayusin natin yung camera. Iharap natin sa computer. Okay guys, so yan. So, nakabit na natin itong SSD. So, tulad kanina, kinabit lang natin ito. Ano? Okay, so yan. Tinaril natin. So, yan. Okay na. Ayos na yung pag-abit. Okay, balik natin itong back cover. Okay. Okay. Then, tornilyo. Tapos nito, kapag okay na to, nakabit na natin, ang gagawin natin, i-reformat natin siya, okay? Kasi, bagong ano siya, bagong hard disk, okay? So, wala pa siyang na-install na operating system, kaya ang kailangan natin ay i-reformat natin siya. So, kapag in-reformat natin siya at hindi ko maalam, meron tayong lesson dyan. Ano?
So, ilalagay ko sa description yung paano mag-reformat o how to reformat or kanin installation, ganyan, para matuto ka. So, sabayin mo yon, then matututo ka talaga kasi detailed yung aking pagkakaturo doon. Ano? So, yan lamang. At maraming maraming salamat sa panonood. So, yun. So, simpleng troubleshooting. At update ko kayo kung anong nangyari dito sa computer na to. Ano? Okay? So, yun lamang. At maraming maraming salamat sa panonood. So, please subscribe kung natulungan ko kayo sa inyong problema o natuto kayo. Okay? So, thank you guys.